Yes, just a brief manifestation, Mr. Chairman. Please. Si Commissioner Faeldon keeps on blabbering about the lack of evidence or even the absence of evidence to prove corruption at the Customs Bureau. Now, after we all witnessed the presentation of Mark plus the PowerPoint presentation that showed everybody, well, the question will be repeated: is there corruption at the Customs Bureau or none? Is there evidence to show that there's corruption or none? That's just like asking the Pope. Is the Pope Catholic? Alam nyo, there's a saying, Mr. Chairman, ano, na nothing in all the world is more dangerous than sincere ignorance and conscientious stupidity. Pero sabi ko, sa atin, tayong mga Pilipino, ang pinakamapanganib na tao, yung tanga na nagdudunungan at yung corrupt na naglilinis-linisan. No? That's all I can say. Well, you can make a conclusion kung sino yung dinidescribe ko. But after being shown all this... Ayun akong dalawa. Anyway, Mr. Chairman, magpe-present kasi ako ng budget hearing ng PIDEA sa DDB at 1 o'clock. And siyempre, medyo kakain pa rin po ako ng tanghalian. So, pwede ako magpaalam sa inyo mamaya konti. But sure, hindi pa po tayo tapos kasi napakarami pang documents in the possession of Mr. Mark Taguba that we are still analyzing. And it only takes a thorough and extensive document analysis to show more proof or more evidence of corruption in the Customs Bureau. And I can only empathize with Commissioner La Peña kasi bago siya sa job, sabi nga namin, sana nakinig ka lang kanina kasi maging part na ng learning curve mo yan eh. Kasi it's not all about valuation, it's not all about misclassification, misdeclaration, undervaluation. Hindi lang ganun kasimple ang buhay sa Bureau of Customs. You will have to deal with people na hindi mo kilala, yung iba nangungulekta, hindi mo rin alam. But, you know, sometimes meron ding modus operandi sa customs na yung hindi naman talaga career officials, kusang nagre-resign. And knowing the ins and outs, I'm not particularly referring to Major Telan, ano? Pero nagre-resign para sila yung gumawa ng mga dirty job dyan. Sila yung mangolekta. Tuloy yung kanilang, kasi mas alam na nila eh. Alam na nila yung mga players. Alam na nila kung ano yung kalakaran, magkano ba dapat ang tara. Ito, you know, bank statements won't lie. Call logs won't lie. Text messages won't lie. Ano ba bang prueba ang gusto makita ni Mr. Faeldon na mayroong corruption at abot sa kanyang opisina yung corruption? Even sa special staff order, siya lang ang talaga nag-a-approve yan eh. Imagine, hindi pa nga nare-relay na meron na kagad na report na examination. And then, yun nga, sinasabi kong doble tara ng mga doble kara kasi nga, onsihan eh. Igi-green lane kasi nagtara. Pagkatapos, i-special staff order para magdagdag ng 50,000 sa Office of the Commissioner. And kung ito-total mo yan, di ba, nasa mga 250,000 ang additional gastos. Minsan, pumapalo pa ng 300,000. Yes po, Your Honor. Kasi you're not only dealing with the Commissioner or Office of the Commissioner, but other offices as well. Yes, Your Honor. At yung tara mo na sinabi mong 27,900, pag nadali ka ng special staff order, susuka ka pa ng mga 300,000 more. At ito yung, alam mo, ito yung kalakaran eh. Wala nang semblance of decency. Ang iniisip lang, pera. Imagine, gigising ka ng 5:46 ng umaga, makipag-compromise ka, makipag-bargain ka. Ang aga-aga mong gumising dahil pera yung pag-uusapan. I think it's about time that we should start instituting reforms. Ano? Ito, sinabi ko na rin ito nakaraan eh. Ang magandang, siguro magandang linya ni Commissioner La Peña. Kumita na kayo, may pera na kayo, baka pwede mag-start naman tayo ng bago. Di ba? Start, ito yung ating starting line, gumaga sa marathon. Wala nang lingunan kasi hindi naman tayo makarating sa pupunta natin kung lagi tayo nakalingon. Matatapilok tayo.
So I think it's time na makonsider naman natin na baguhin yung takbo sa Bureau of Customs. Parang hindi naman kayo malagay doon sa year in and year out. Pag nag-survey yung SWS, kayo yung most corrupt agency. Hindi ba nakakahiya yun? Okay, Commissioner Lapeña. Yes, Your Honor. I agree that it's time to start the reforms that is much needed with the Bureau of Customs. Hindi lang basta reform, yung sustained. Kasi minsan, ang reform, good for 1 month, tapos nagbabackslide. I'm not referring to you because I know you personally. And ako, very open ako to vouch for your integrity, your character. Pero ang problema niya, you're facing a lot of challenges there. And wala ka rin namang aasahan din dyan. Pipili ka rin ng mga dating nandyan para matutunan mo rin. Di ba? So... anyway, good luck to you.